house and lot at 1 million pesos. Lahat ng ito pwede mong makuha sa paglalaro ng nauuso ngayong online game na Axie. Ang tanong, sigurado ka ba riyan? 22 anyos lang ang estudyanteng si Aaron. Pero nakabili na siya hindi lang ng isa, kundi dalawang bagong bahay. Ang 25 anyos naman na si Joshua. Limpak-limpak ngayon ang kinikita. O, diba? Ang kanila raw sikreto paglalaro ng online game na Axie. Para lang daw itong Tamagotchi nung araw o hindi kaya Pokemon na kailangang i-breed o alagaan ng digital pet o mas kilala sa tawag na Axie. Sa tuwing may nakukumpletong misyon o hindi naman kaya nananalo sa online battles, magkakaroon ka ng SLP na pwedeng i-convert sa pera. Mas maraming SLP, mas maraming makukuhang pera. Pero dahil strictly one account, one device ang Axie, ang ilan bumubuo ng team. Ngunit bago ito mabuo, kalimitang kinakailangan munang mamuhunan ng tinatayang 100,000 to 120,000 pesos. Ang ibang wala pang puhunan, nag-apply na lang maging scholar. November 2020, nung nalaman ng estudyanteng si Aaron ang tungkol sa Axie. Pero dahil wala pa raw siyang pampuhunan, nag-apply siyang scholar. 2 hanggang 3 oras kada araw siyang naglalaro. Wala akong ininvest nung nag-start ako mag-Axie Infinity. Regarding sa kitaan ng Axie Infinity, 2,000 to 3,000. Pero sinaga ito ni Aaron at nag-ipon siya ng SLP. Hanggang nito lang Abril, ang palitan ng SLP tumaas. Nung 50 centavos isa, pumalo ng 20 pesos. So, nagpapalit na ako ng SLP ko nun. Nung nakuha ko yung pera, almost 6 digits yung nakuha ko nun. Ito na nga ang ipinambili niya ng dalawang bagong bahay. Tig-isa ang kanyang nanay at tatay. Nangungupahan lang ako since high school ko, palipat-lipat ng bahay. Nung nagkaroon ako ng opportunity na bumili ng bahay, binili ko kaagad yun. Ang dating scholar na si Aaron, manager na rin ngayon ng sarili niyang team. Umuupa kami sa isang apartment, which is bootcamp na namin siya para sa mga scholars ko na naglalaro. Ang pamilya Manikis naman, naniniwalang the family that plays together, stays together. Ang manager ng pamilya, si Joshua. Una kong binigyan kasi ng scholar yung mga relatives ko. Binigyan ko yung mga pinsan ko na nawalan din ng work because of the pandemic. Yung mami ko tsaka yung daddy ko, pumasok din sila. Then meron din akong konting pera. Doon siya nag-start. Nag-invest sila ng 200,000 pesos at matapos lang ang isang buwan, ang kanilang puhunan naging 5 to 6 times ang balik. From call center agent, dati kumikita ako ng 24,000 per month. Monthly, kaya na niyang kumita ng 6 digits and total assets. Dahil sa mga breeding, dahil biglang nag-boom yung Axie, umabot din siya ng 7 digits. Nakapagpundar na rin po ako ng Xmax. Nabili ko rin yung family ko ng refrigerator. Naipagawa ko rin yung kwarto ko. Monthly groceries. Sabi nga noon, yung nanay at tatay mo, pinipigil lang kang mag-phone. Ngayon kasi, dahil kumikita na sila, sila pa yung nagpupursigit. Pero hindi lahat maganda ang naging karanasan sa kagustuhang umasenso sa pamagitan ng paglalaro nito. Gaya ni Danreb, ang pinuhunan niyang 120,000 pesos na wala. For other resources sana namin gagamitin, pero napilitan kami na may lagay doon para lang sa extra income. Kamalas-malasan, nawala. Pero masakit yun dahil pinaghirapan namin yun. Hindi rin kami nakatulog nung gabi na yun hanggang ilang araw. Tapos yung scholar namin iyak ng iyak, yun na lang yung inaasahan niya rin. May mga phishing site o mga peking site daw kasi na kumukuha ng password ng isang account o hindi kaya ihahack ang account ng mga magla-login dito. Hindi namin alam na may phishing
site. Nag-email na po kami sa Axie Infinity Philippines. Wala pong reply sila. Baga, walang protection yung pumapasok sa kanila, lalo't money involved. Pati nagawa sila ngayon ng isang website nila na fake. Ang tinatarget ng phishing site, yung iyong digital wallet para makuha yung cryptocurrency mo sa Axie. Pag nawala na dun sa wallet ng user, mahirap na ibalik yan eh. One of the possibilities is that they can ban the Axie, so hindi na magagamit yung Axie na yun ulit. But that's not going to return that Axie to its original owner. All it will do is it will prevent the hacker from getting any benefit out of that Axie. Dahil digital currency siya, mas madali siyang i-hack. Walang entity ng gobyerno na pwede mag-control. Unlike sa ang bangko, bumagsak o nagsarado, may babalik sa'yo. Itong sa Axie, once na nagsara ito, pwedeng walang bumalik sa'yo. Akala nila easy money lang without knowing na volatile yung crypto. Ibig sabihin yung income dito is hindi consistent. Depende siya sa price sa market. Pwede pang mas bumaba yun o pwede mas tumaas. Hininga namin ng pahayag ang mismong team ng Axie. Pero hindi pa sila nakapagbibigay ng opisyal na pahayag. I would not recommend to anyone to just leave their job and play Axie Infinity full time unless I actually know what the real experience is. Pinag-usapan din ang paalala ng mga otoridad. Ang mga kumikita online kailangang magbayad ng tax. Pero ayon sa Bureau of Internal Revenue, pinag-aaralan pa raw nila kung papatawan nila ito ng buwis. Axie Infinity is a game. Kasi ang iniisip ng karamihan ngayon, trabaho na yung Axie Infinity, which is not. Pwede kayong malugi, matalo. Huwag kayong mag-i-invest ng galing sa utang. Invest lang nila kung ano talaga yung kaya nilang mawala. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.